This is Marjan and welcome sa part 9 ng ating video. So in this video, we will discuss on how to disable a button and implement it in our Visual Basic .NET application with CRUD function. Okay, so kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe me on YouTube, follow me on Twitter and like me on Facebook. So using the information below. Okay, so let's talk about disable a button. So bakit kailangan natin si disable button? So meaning we have 3 buttons here: the save, the update and delete. So bakit magdi-disable tayo? So the answer is para maiwasan natin yung duplicate entry. So di ba? So para mas maliwanagan kayo, so itatry natin para yung program. Para malaman nyo bakit natin o bakit kailangan natin yung disable button. Okay. So di ba? So we have 3 buttons here. So we have save, we have update and also delete. So kailan siya mag double entry? So for example, nagsiselect tayo ng row dito, for example Maria Lona B. Yan, di ba? Then remember this button, this 3 button is enable. So meaning kapag nagsiselect ako ng data dito, for example this Maria Lona B, pwede ko yung i-click itong save. Pwede ding update, pwede ding delete, which is hindi siya applicable. So di ba? Especially sa save. So dapat pag magse-select ako ng data sa data grid view, dapat hindi natin ma-click si save. So bakit? So bakit kailangan nga hindi ma-click si save? Kasi pag makiklik pa ito, so mag-duplicate na siya. Say for example, Maria Lona B. So try kong i-click ang save. Diba? Nag-i-insert naman siya the same information ni lahat. Diba? So this is called duplicate entry. So pero kung makikita mo, iba-iba yung foreign key niya. Ano? Yung primary key, which is the ID, kasi naka-auto-increment yun sa MySQL. Pero the other information is the same, so which is not applicable in CRUD. So bakit not applicable? So di ba pwede na naman i-save. So makinig kayong lahat, makinig kayo. So we are using a MySQL. Di ba? And then MySQL is under RDBMS, which is Relational Database Management System. So one of the rule of DBMS is dapat walang duplicate entry. Walang duplicate entry. Again, walang duplicate entry. So paano ba maiiwasan ito? So para maiwasan natin ito, we need to disable some button. Okay? So diyan natin magagamit yung enable and disable a button. Okay, so let's go back to code view, but before that we need to delete this duplicate data. So delete para mawala na siya. Okay. So let's go back to code view. Okay. So our first thing to do is we need to identify the button name. So madali lang dito, name sa save, ito yung button name ni update, din ito din button name ni delete. So ika-copy natin ito. And then ilalagay natin siya sa form load.
method. So, saan ba si form load method? Hanapin natin kung may form load method ba. Okay, ito. So, this method is a form load. Kasi, kung anong nasa loob ng mga method or what we call that statement is mag-i-execute yan kapag maglo-load na ang form. So, like this load student. So, meaning, pag in-open mo yung user registration, is automatic maglo-load si student from the database. So, yan yung function ni form load. So, in this form load, we need to, so, si btn save dapat naka enable equals true. Diba? So, to. So, ito naman si update. So, sa form load, so, dapat si update naka enable is false. So, diba? The same with delete. Then, enable equals false. So, in this three statement, meaning, pag naluload na yung form, or nagluload ang form, automatically, si BTN save is mag-enable siya. Ito. And then, this two button, which is the update and delete, is dapat naka-disable siya. Okay? Nakuha. So, let's run the program. Para makita natin yung kung clickable ba si update and delete after ma-load yung form. Okay. So, kung nakikita nyo, the only enabled button is save. Ito lang siya. But, the other two, which is the update and delete, is disabled. Okay. So, meaning, pwede lang siyang mag-save dito. Hindi siya pwedeng mag-update and delete. So, another question. Kailan ba mag-i-enable si update and delete? And kailan din mag-disable si save? So, mangyayari yan kapag mag-double click tayo o mag-select tayo ng data dito sa data grid view. Okay, mangyayari yan. So, let's go back to code. So, copy na lang natin ito. Then, dito tayo sa double click ni data grid view. So, meaning, pag i-double click sa data grid view, si save is mag-disable, then mag-enable si update and delete. So, dito natin sa ilalagay. Yan. Ito. Copy. But this time, btn save should be false. And the other two will be true. So, yan lang kadali. So, in this feature, so in this line of statement, ma-aware natin yung duplicate entry. Yan. Diba? Naka-enable. But, if I select this, ito, diba? Nag-exchange sa silang tatlo. So, si save button naman yung nag-disable, then the other two nag-enable naman sila. So, in this feature, so hindi ka, meaning, kapag nag-double click dito, hindi mo siya pwedeng i-save. Kasi ang tawag doon is duplicate entry na. So, ang pwede mo lang gawin sa kanya is i-update at saka i-delete. Period. Yun lang. Then, dapat, kapag updated na to, pag-click ko dito, dapat babalik siya sa dati. Si save naman yung mag-enable, then mag-disable naman itong dalawa. Okay, di ba? Hindi pa sila nag-exchange. So, may kunting changes lang tayo dito. So, in form load, copy lang natin ito and insert natin ito sa tatlong button. So, dito.
The same with update. Same with delete. Okay, let's run the program. Madali lang, di ba? Napakadali. Kaya nga tinatawag na basic. Visual Basic kasi basic lang. Basic lang daw. Pero hindi na alam kung paano ang basic. Okay. So this time we'll add a new data. To try natin itong mag-add. Yan. Dapat female siya din. Save. So dapat, after siya ma-save, after ko makilig ito is the same status of the button, which is the same is enable, then the other two is disable. Yan, di ba? The same lang. But sa update naman, yan, sample. Okay, di ba? Madali lang. Okay. So we are done. So madali lang siya. Yun lang. But napaka-importante ni disable, especially sa CRUD function natin. So madali lang siya. At importante siya sa CRUD function para iwas duplicate entry. Okay, so this is the end of our video. So, bye-bye.